Nais mo bang pasimulan ang araw mo ng tama? Halina't makinig sa Magandang Balita. Mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang maging gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito ay tinipon ayon sa Catholic Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan araw-araw upang makatulong sa iyong pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Halina't sama-sama nating alamin ang Magandang Balita. Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Huwebes, 28 ng Hulyo. First Reading, Jeremiah 18, 1-6. Si Jeremias sa bahay ng magpapalayok. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Psalm Response, Psalm 146, 1-6. Pagpupuri sa Diyos na tagapagligtas. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan. Gospel, Matthew 13, 47-53. Ang lambat. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat ay hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao at pinagbukod-bukod ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuting isda at itinapon ang mga isdang hindi pakikinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala ng paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Umalis si Jesus sa pook na iyon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Inyong napakinggan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Hatid sa inyo ng Philippine Bible Society at ng Catholic Media Network. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay ng Biblia. Ako po si Herbert Osho Jr. Magandang araw at pagpalain tayo ng Panginoon.